Uhoy! Lately, naglaro ako nung sa Delta Emulator nung favorite ko nga na Game Boy Advance na laro, yung Golden Sun. Actually, yung favorite ko na laro is yung Golden Sun, The Lost Age. Yun yung sequel. Pero yung ginawa ko muna, nilaro ko muna yung parang original game. Tapos ngayon, nilalaro ko na yung sequel. And naalala ko bigla yung parang bumalik sa isip ko, sa memory ko na parang ang dami kong in-skip na mga pwedeng i-explore dun sa laro. Since hindi pa nga uso yung magsa-search ka ng walkthrough sa internet, parang kung saan lang ako dalin nung kakayanan kong maglaro. Kasi minsan natatamad ako makipaglaban dun sa mga monsters dun sa world map. So minsan ini-skip ko na yung ibang parts na maglalakad ako ng malayo kasi nakakatamad ngang mag-attack-attack lagi. So, ngayon nilalaro ko siya na parang medyo kinokompleto ko yung weapons na pwedeng makuha, yung mga genie na pwedeng maklaim, ganun. Para ma-maximize ko yung levels ng mga players ko doon. So, enjoy naman siya. And ngayon, parang siguro halfway na ako dito sa Golden Sun, The Lost Age. And medyo okay siya. Binalikan ko lang kasi sa previous episode natin nga ng Nostalgia Bank, naikwento ko yung mga video games na nilaro ko ng bata ko. Pero since hindi pa tapos yung May and malapit na matapos yung season 2 ng The Way Podcast, magsingit pa tayo ng isang Nostalgia Bank episode. And simulan na natin siya ngayon. Welcome to The Way Podcast. Ang episode natin ngayon ay Nostalgia Bank 6, Flores de Mayo. So yan, sakto-sakto. Kasi feeling ko pag sa ibang months ko siya i-upload itong episode na to, mawawala ng sense yung topic. So Flores de Mayo ang ating pag-uusapan ngayon sa episode na to. Pero based siya dun sa memory ko kasi bilang lumaki ako sa probinsya, sa Bulacan, sa bayan ng Plaridel, sobrang sinusunod namin yung tradisyon na to ng Santa Cruz and Flores de Mayo. Nung kabataan ko, hindi ko alam kung active pa ngayon yung barangay namin sa mga ganitong klase ng mga events. Pero nung siguro 90s to early 2000s, sobrang active nga namin pag May. And yun yung mga ikukwento ko sa episode na to. Yung village namin. Yes, village. Hindi talaga. Yung lugar namin, meron kaming parang ginagawa tuwing May. Since bakasyon yun, yun yung time ng bakasyon ng mga bata. And yun din yung time na parang may mga kaganapan na parang nangyayari sa time na yun. So iisa-isay natin yan mamaya. Let's go! The Boy Podcast Season 2 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcast.buhoy.com for more info. Ako si Chikoy, ang inyong Nostalgia Banker, laging magde-deposit ng ating mga bagong nostalgic memories sa ating banko para bumalik sa alaala natin, lalo na yung mga millennials gaya ko. Sana makaka-relate kayo dito sa episode na to. And bukod dyan, sa dulo ng episode pala, mag-reality rundown din tayo nung dalawang katatapos lang na reality shows na pinapanood ko, sinusubaybayan ko, yung Big Brother Canada 12 and yung The Amazing Race 36. Magbigay lang ako ng maikling insights ko dun sa pagtatapos ng mga seasons na yun, kung na-enjoy ko ba or hindi. Pero abangan yan, or kung gusto nyo, most of the episodes ng season 2 and yung mga bandang unahan ng season 1, nilagyan ko sila ng chapters. So may markers yon dyan sa description. Kailangan nyo lang i-click yung timestamp kung gusto nyo lang mag-skip dun sa part na yon. Pero kung gusto nyo pakinggan yung buong episode, pwede kayong makinig lang. So simulan na natin. So naisip ko tong Flores de Mayo episode kasi yun. Hindi naman siya sa big deal yung mismong Santa Cruzan lang yung parang inaabangan ko sa May. Kasi merong memory dun sa kabataan ko, around 1995 siguro. Hindi, parang masyadong 1998 siguro hanggang 2003. Ayun yung time every summer. Actually, buong month ng May to nagkaganap. And sobrang active ako nito since Catholic nga
kami pinalaki. Yung mga kapitbahay namin, meron silang initiative na mag-set up ng ganitong klaseng event ba siya tutawagin? Parang program. Hindi ko alam kung paano sabihin, pero ano siya, month long siya na rosary tuwing hapon. So hindi ko alam kung ano siya, event or parang tradition. Sige, sabihin na natin tradition. So month long tradition siya ng pagro-rosaryo tuwing hapon, once sa isang bahay doon sa Sitio Libis or sa Barangay Tabang, pero doon sa area lang ng Maria Lourdes subdivision tsaka yung sa amin nga Sitio Libis, which is yung street namin. So ganito yung nangyayari dito sa ano na to, sa Rosario. Nakakatawa pa kasi kami mga bata nung time na yon. So mga ano, siguro kami 8 to 12 years old, mga kapitbahay namin. Active kaming sumasama sa mga parasal na to, parasal nga yan. So, ang tawag is Rosario. Pero, meron kami isang kapitbahay, ang rinig niya Dosario, di nagsisimula. Tapos parang, yun yung naging ano, official name nitong event na to. Dosario daw. Pero sabi ko, walang sense. Pero, since yun yung sinasabi ng lahat ng mga kapitbahay namin, ng mga kaibigan ko nung bata kami. Eh di yun na yung tawag namin, Dosario. Pero ang totoo nun is, Rosario talaga. Kasi nga, magro-rosary kayo sa bahay-bahay, every day. So, ang rules niya ay sa last day ng April, April 30, igagather yung mga puon. May mga puon na pagmamayari ng mga iba-iba naming mga kapitbahay doon sa area. Siguro mga 8 to 10 na puon yun. Iba-ibang mga rebulto tsaka mga portraits. So, every year nag-iiba-iba siya ng kaunti kasi may mga nadadagdag, may nawawala. Or merong under construction, ganun, nire-renovate kasi na-damage, ganyan. Pero may mga standard na ginagamit na poon na alam mo na ito, kasama to dito sa poon na dinadala dun sa bahay-bahay. So mamaya ako sabihin kung ano yung mga yun. So may mga poon, mga 8 to 10 na poon, dadalhin dun sa unang-unang bahay para the next day, babalik yung mga kapitbahay namin kasama kaming mga bata doon sa bahay na yon para mag-grocery. So, ang first na pinupuntahan, siyempre yung sa bahay nung tita ko, sila Mami Neng, sila Tito Peyes, si Tiswak na nag-guest na dito sa The Boy Podcast, yung bahay nila. Tiga Maria Lourdes subdivision sila, medyo malayo doon sa bahay namin. So, parang sila lagi yung May 1 kasi birthday yun ni Tito Peyes. So, parang kasabay yun nung parang sa-celebrate nga yung birthday. So, May 1, yung mismong parasal. Tapos, ang setup nun is, siguro mga 3 or 4 p.m. pupunta doon. And since yung bahay nila yung pinakamalayo na tinadala nung poon, pupunta kami doon, paparasal ng around 4 p.m. Tapos, after noon, yung inaabangan talaga ng mga bata is yung libreng pamerienda. And yung mga merienda na laging iba-iba. So, imagine mo, every afternoon, pag sumama ka dito sa Rosario, makakakain ka. Either sopas, spaghetti, lugaw, gano'n. Iba-iba talaga. Tapos, minsan tinapay, minsan... Imagine mo na lahat, pancit, ganyan. Hindi ko alam kung may champurado noon dati. Pero alam ko, iba-iba siya. Pero laging may pagkain. Tapos, laging... Siguro ang mga umaattend noon, more than 20. Siyempre, yung mga lola-lola doon sa... Ano, sa lugar namin, siguro 5 yung mga nag-organize noon. Tapos mga kapitbahay, tapos yung mga bata siguro mga 10. Tapos lagi kaming kasama doon. So, yun. So, after nung Rosario, papakain ng merienda. Tapos, after noon, pagkatapos na kumain lahat and okay na, tapos na yung lahat ng parasal, ready na yung ano, yung magbubuhat ng mga puon. And yung mga puon na yon dadalin dun sa next na bahay. And parang ang setup nun, parang nilista na yun eh, parang naka-schedule na. So parang hindi mahirapan, ang gagawin is parang kung sino yung mas kalapit na bahay na gusto sumali. Kasi hindi naman lahat ng kapitbahay namin gustong sumali, gustong ipadala dun yung puon dun sa bahay nila. So may mga 31 na mapipili. Kumbaga 31 na bahay na magdadalhan. 31 or more kasi minsan merong dinadaanan. So may ibang araw na parang pagkadala sa bahay nung mag-host ng mga puon, idadaan siya saglit sa isa pang bahay na parang dadaanan lang, dadasalan din ng rosary, pero ilipat pa rin siya dun sa ano, before matapos yung araw. Hindi mag-overnight yung mga puon doon.
So, yun, yung mga poon na yun, bubuhatin isa-isa. And madalas ako nagpe-present ako magbuhat kahit ang bigat ng ibang mga poon doon. Yung iba naman sobrang gaan. So, swertihan na lang or parang ikaw pipili kung ano ibubuhatin mo. Tapos ipaparada namin siya dun sa kalsada nung lugar namin. So, parang may procession. Tapos, minsan okay siya kapag bandang paggabi na kasi yun nga, may mga kandila. Tapos naglalakad kami dun sa kalsada. Ganun siya ka, ano yun, solemn. Parang ganun. Parang sobrang mabagal lang kami maglalakad. Tapos kakanta ng either yung ama namin, ganyan. Habang makarating dun sa next na bahay, kung saan magsistay yung mga poon. Tapos the next day sila babalikan para dasalan ulit ng rosary. Tapos, yun, mag-ulit-ulit yung cycle na yun. So, gusto ko lang balikan yung mga poon kasi sobrang memorable sa akin to and parang medyo may obsession ako dito lalo na pag dinadala sa bahay namin yung poon kasi kami dadalin sa amin ng May 9 yung poon tas May 10 yung kumbaga papadasalan yung bahay namin kasi in memory of ano yun kay Lola Miding yung lola namin. And parang doon sinasakto sa bahay namin. Parang doon din sineselebrate. Ganun. Tapos after 2 days naman doon sa bahay ng tita ko kila Tita Odes, para naman doon sa isa namin, yung parang great grandmother namin na si Lola Ingay. Parang yun yung in memory of her naman. So pag sa amin na, sa 9 dadalin, tapos kami yung magsisetup kung paano namin aayusin yung mga poon. Tapos yun, may obsession ako doon kasi parang gusto ko siyang i-setup na parang altar. And wala lang. Naalala ko lang talaga yung kung ano yung mga poon na yun. So, nalista ko siya ng 9. 9 na statwa tsaka portraits yun. Ito yung parang feeling ko standard na every year ginagamit. Parang minsan may nadadagdag, minsan may nawawala. And meron tong lineup, lalo na pag dun sa procession, kung saan ka pipila, kung pang ilan ka dun sa pila. So, sabihin ko siya in order of kung nasaan yung pila ng procession. So, unang-una yung crucifix, si Jesus Christ na nakapako sa krus, na merong, may buhok talaga siya na synthetic hair, ganun. Tapos may thorn ba yun? Crown thorn. Basta yung, yung koronang tinik, yun. Tapos, as in, gawa siya sa wood, tapos talaga nakapako si Jesus Christ sa crucifix. Tapos, yun nga, maganda yung, yung pagkakapaint. Yung parang realistic siya na, na klase ng rebulto, ng puon, ganyan. And naalala ko, lagi siyang nasisira. Lalo na dun sa part na nakakonek yung sa shoulders tsaka sa braso. Minsan napuputol yun. So, kung sino yung dinala nung puon sa kung saan bahay din nila yun, minsan nire-repair nila ng yung man, yung parang kung ano lang kayang gawin sa time na yun. Minsan pinapako, minsan inaalambre. Tapos yun, minsan natatanggal talaga yung braso na yun. Kasi habang tumatagal naluluma yung ano. Tapos walang time para i-repair. So gumagawa lang muna ng parang temporary fix, ganyan, para ayusin siya. Pero isa yun sa sa pinaka hindi mo makakalimutan na poon na sinasali dito sa Rosario every May sa lugar namin. So yun yung start ng pila, yung crucifix na yun. Tapos susundan siya ng dalawang portraits. Portraits siya na parang printed lang pero naka-mount sa makapal na tabla. So hindi siya hindi lang siya basta picture frame, para siyang naka-mount talaga dun sa tabla yung picture na. Hindi ko alam kung ano bang klaseng print yun. Hindi siya papel parang sa basta matibay siya, hindi siya yung basta-basta mapupunit, hindi siya ganun. Parang naka, alam niyo yung mga sinaunang diploma, ganun. Parang ganun siya. Sa wood siya naka-mount. So, yung dalawa na yun, magkasunod sila lagi. Yung image ng Immaculate Heart of Mary tsaka yung Sacred Heart of Jesus. Kasi magkaharap sila, lagi yung magpartner na image yun ni Jesus tsaka ni Mama Mary. So sila yung second and third. Tapos ito, hindi ako sure kung gumawa lang ako ng memory or meron talaga nito. Kasi ang naalala ko dito, ang nagbubuhat nito madalas, bata. Maliit siya na yung Santo Niño na pag nung sinerch ko, parang ang title niya is yung parang Santo Niño de Prague. So parang siya, yung Prague version, Prague as in yung sa Czech Republic na city na capital. Yung style niya is para nakasuot ng green na malaki, yung para siyang robe, tapos long hair yung Santo Niño.
Tapos maliit siya. So, pwedeng bata yung magbuhat and magaan kasi to. Ito rin yung makikita nyo dun sa ano eh. Kasi maraming depiction ni Santo Niño sa mga statua, yung mga pole. And tatlo silang Santo Niño dito, magkakasunod sila. So yung pang lima is yung Santo Niño na parang shepherd. Nakatayo lang siya. Tapos ano, parang ginawa siyang Pinoy version ng may-ari nito. Hindi ko alam kung sino may-ari nito, pero siguro nag-exist pa tong pole na to dun kung saan kanino mong bahay ito nakalagay. Santo Niño naman siya na parang Pinoy version kasi shepherd, may tungkod siya, tapos nilalagyan siya ng sombrero. Tapos paminsan-minsan pinapalitan yung damit. Yung damit niya is yung parang ano lang, kulay green na sando, ganun, tapos short. Tapos minsan papalitan ng jersey, ganyan. Meron silang ano, pamalit minsan, dadalhin dun sa kung nasan yung bahay ngayon or kapag bumalik dun sa bahay ng kung sino man yung may-ari ng pawn, ano, binibihisan nila, pinapalitan nila yung damit. Itong Santo Niño na to, okay lang yung bigat niya. Parang ano siya, kasing laki siya ng baby. So, compared dun sa Santo Niño de Prague na sobrang gaan lang and parang yung maliit lang siya na poon na pwedeng buhatin ng bata. Itong Santo Niño na shepherd, medyo ano, parang dapat ako yung nagbubuhat nung mga bandang 10 years old na ako ganyan. Pero mabigat siya ng konti, may laman yung statwa. Tapos mabigat yung detachable na mount. Mount ba tawag doon? Yung parang yung tinatayuan ng poon, natatanggal siya. So minsan may tigabuhat yun para hindi ganong mabigatan yung nagbubuhat ng Santo Niño. So kasi yun yung pinakamabigat, wood siya na solid, na pabilog. Tapos yung huling Santo Niño, yung pang-anim sa pila, ito naman yung Santo Niño na parang may halo. May halo siya na patules, na gold yun, pero nakadikit yun sa ulo niya. Tapos nakasuot siya ng parang mahaba eh. Yung parang pantulog na mahaba, na long sleeve. Tapos yung pose niya is nakataas yung isang paa, nakatapak siya dun sa mount niya na magaan lang naman. Tapos nakadrill yata yun. Tapos yung nakatapak siya dun, tapos nakataas yung dalawang kamay. So ito yung Santo Niño na nakataas yung kamay. So yun yung tatlong Santo Niño dito sa procession. So sumunod is, minsan nawawala, minsan kasama. Ang image niya ay either yung Our Lady of Peñafrancha or yung Our Lady of La Naval. Basta ano siya, Mama Mary na naka-gold, na naka para siyang ano, para siyang queen yung suot niya. Pero image lang to. Ito naman parang nakalagay sa canvas na may wood na backing. So ganun yung image na to. Minsan nawawala siya. May ibang years na hindi to kasama. May ibang years na nandun siya. So parang ang setup, tatlo yung portraits. And the rest is yung mga poon talaga na statwa. So yun yung pang 7. Pang 8, ito pinaka lagi ko naaalala. Pag tinitingnan ko siya, nakikita ko yung detalye nung poon. Si Mama Mary lang to. Si Mama Mary to, pero nakatapak siya sa isang snake. Tapos yung snake yata may kagat na apple. Hindi ako sure kung may kagat na apple yun or mali lang yung memory ko. Pero naka-blue si Mama Mary, blue and white. And yung image na to, sinerge ko kung ano tawag dito. Ang tawag sa kanya is yung Our Lady of Grace. And yung meaning nga nun, yung parang yung ahas, natapakan niya yung ahas. Yun yung sins of the world na nakakagat sa apple, which is yung sa Garden of Eden, yung sa Genesis na story. So yun, si Mama Mary, nakatayo siya. So, yung kamay niya is naka-point down lang naman, pero naka-open. So parang ready, yumakap. Ganun. Tapos naalala ko dito, laging parang nadetouch yung kamay. Hindi ko alam kung yari siya sa wood or sa ceramic. So itong Mama Mary na to, parang feeling ko, pag hindi ka maingat, and mabitawan mo or malaglag siya dun sa altar, bubabasag talaga siya. Pero luckily, hindi naman siya nabasag dun sa memory ko na sunod-sunod na years na nagkakaroon ng rosaryo. Pero yun nga, itong Our Lady of Grace na poon na to, lagi ko itong binubuhat kahit mabigat siya. Kasi wala lang. Gusto ko nagbubuhat ako pag procession. Kahit minsan parang kaya ko bang buhatin. Ang liit ko lang yung mga 11 or 12 lang ako nun. Pero malaking tao din naman ako. Malaking bulas din naman ako nun. So, yun. Yung sa kamay lang talaga yung parang minsan nade-detach. Pero may nagtatry mag-fix nun. Minsan ini-scotch tape nga nila. Hindi ko alam kung ba't naging ganun yung parang gawain pag sa mga bahay-bahay.
Tapos yun, and huli, syempre, yung patron saint ng Barangay Tabang sa lugar namin, yung si San Roque. Ito yung pinakamabigat na poon dito sa listahan natin. Kasi ano siya, parang 3-in-1 siya na setup. So, magaan lang yata si San Roque kung tutusin. Nasa gitna siya. Tapos sa gilid niya may angel na may hawak na parang message. Tapos sa isang side is yung aso. Aso ni San Roque. Hindi ko alam kung teleserye to sa ano, GMA7. Aso ni San Roque. Wait nga. Oo nga. Teleserye nga to yung aso ni San Roque. Tapos yung bida is yung kapatid ni Ivana Alavi, si Mona. Siya nga. So, ayun. Pero yun nga, yun yung story ni San Roque kasi. Ano siya, yung parang sa time siya ng plague. Tapos parang trinay niyang pumunta doon sa gubat. And ang nag-save sa life niya is yung angel na nagpakita sa kanya. And yung aso na nagdadala sa kanya ng tinapay araw-araw. Tapos dinidilaan yung sugat niya sa tuhod. Kasi may nagkasugat siya noon kasi nga dahil nga yung, hindi ko alam kung dahil sa plague or dahil dangerous yung pinuntahan niyang gubat. Ganun. Pero 3-in-1 siya. So, ang mabigat na part doon sa poon na San Roque is yung ano niya, base niya. Kasi pa-rectangle yun. And hindi ko alam kung kahoy ba yun or bato. Pero parang bato yata. Ganun yung bigat niya, yung parang bato. Pero kaya ko pa rin siyang buhatin. Minsan binubuhat ko siya, although mahirap siyang hawakan. Minsan dalawang tao yung nagbubuhat nito. And sobrang okay siya kasi never kami nakabasa. Kahit yung mga nagbubuhat is mostly yung mga bata or yung mga teenagers. Walang nakalaglag ng mga poon na to. And tumagal siya, feeling ko nga mga 5 years yata. Pero hindi ko na maalala yung time na hindi na natuloy yung rosario. Parang siguro nung pa-high school na ako or pa-college na ako, hindi na ako sumasama. Tapos tinutuloy pa rin nila. Pero may time na parang hindi na dumaan sa bahay namin. Which is yun nga, laging sa May 10 yun nangyayari. Hindi na dumaan sa bahay namin. So parang nawala yung tradition na yun or yung culture na yun dun sa lugar namin. Pero sobrang memorable siya. Naalala ko talaga na obsession ko yun, yung mga poon na to nung bata. Tapos sa may mga laruan pa ako na naalala ko. Tapos ano, nire-reenact ko yung mga poon, yung procession. Tapos sineset up ko talaga yung mga poon. Pero yung mga poon doon, natawa ko kasi yung tatlong portraits dito, ang gagamitin ko yung text. Uso yung mga text dati, di ba? Yung mga ghost fighter, ganyan. Tapos may mga figures ako na laruan. Tapos may isa, yung crucifix doon. Yung si McDo doon sa isang laruan na Happy Meal na naka-raise yung kamay ni McDo. Kasi ano siya yung spaceship na ano, na parang paanan yata. Ganun. Parang merong time yun na parang nagkaroon ng Happy Meal sa McDo na magbubuo ng spaceship. Nakadipa yung kamay ni McDo. So, yun yung ginagamit kong crucifix doon. So, parang ang weird. Ngayong iniisip ko sobrang weird siya. Pero anyway, yun. Itong ano na to, yung rosario na to, yung lugar lang talaga namin yung nagsiseta. Pero kanya-kanya kami ng ano, kumbaga kung sino yung mag-host ng mga poon sa araw na yon or yung overnight doon. Kailangan mong bumili ng kandila, syempre yung mga paper plates o kaya paper cups, mga kutsara, tinidor, pag magpapakain na. Tapos bibili kami sampagita, tapos lagi mong lalagyan ng sampagita yung mga poon. So, laging fresh yun kung saan din nila yung poon. Ganun. Laging may nakasabit doon na bagong sampagita. Tapos, basta may one time talaga nung dinala yun sa amin. Ang pinaka-pinoproblema ko nung gabi ay, paano ko siya isa-set up na parang altar nga. It's parang ano, yung may balance ko. Kasi nga, yung Sacred Heart tsaka yung Immaculate Heart of Mary. Ano sila eh, parang complementary sila sa isa't isa. So, kailangan mo silang i-set up na magkabilang side. Tapos, yung crucifix yung dapat mo igit na. Parang magkakaroon ng balance. Tapos, siyempre yung San Roque na sa gitna. Tapos yung dalawang Santo Niño, i-complement nila isa't isa. So, magkabilang side. Parang ganun. Pero anyway, naalala ko lang. Pero wala akong picture eh. So, hindi ko maalala kung tama yung nasa memory ko nung yung mga poon na yun. Pero yun, ang mga kasama ko dito lagi, siguro sila Jen, sila Nalen, ganun. Hindi ko lang kung sumasama si Harry, yung ano, puso kong kapatid. Tapos yung iba pa naming mga kapitbahay, minsan sumasama sila.
And naghihintay lang sila sa labas kasi hinihintay lang nila yung time ko saan kakain. Na kami, sumasama kami dun sa loob, pag dun sa parasal ng rosary. So yun, so 31 days, maraming mga kapitbahay yung madadalhan ng puon. And may iba na parang, kumbaga, dadaanan for short na rosary. Tapos may iba na overnight. So yun yung parang setup nun. Tapos, sa bandang dulo ng May, magkakaroon ng isang Hermano Mayor na mag-host ng Santa Cruzan. Kasi paiba-iba yung mga ano, Hermano Mayor. Eh. Siyempre dapat malaki yung bahay nila. Kasi doon sa harap ng bahay nila, isi-set up yung mga fireworks. Doon magsa-start yung procession. Tapos yung parada ng mga sasagala, ganyan. Kasi yung Santa Cruzan, hindi nyo alam yun. Yung parang parada ng mga Reyna, ganun, Reyna Elena. Tapos merong iba na gagawan ng ano, nung pang motorcade, gano'n. Pero anyways, wag muna tayo dun sa Santa Cruz. Doon muna tayo sa ano, Hermano Mayor. Yung sa story ko sa Hermano Mayor. May isang year na ang Hermano Mayor ng Barangay Tabang is yung mismong mayor namin. So, doon sa compound nila, ginanap yung Santa Cruzan. Doon yung parang event area. Pero, syempre, iikot siya doon sa lugar namin kasi nga kami yung nag-host. Kumbaga kami yung may ganitong tradition. So, dadaan siya doon sa lugar namin. Iikot-ikot sa Lourdes, sa Libis, doon sa subdivision na yon. Pabalik doon sa Hermano Mayor. Pero sa umaga, merong parang misa na ginanap. So, umatenda ko noon. Ang kasama ko yata nun si Ekang, pinsan ko. Tapos, sa ano, may merong parang warehouse. Hindi ko alam kung warehouse o parang covered court yung bahay ng mayor namin. So, umaten muna kami sa misa. Nandun yung mga puon. Nandun yung mga puon sa bahay ng mayor. Tapos, may pumuntang pare, yung parang parish priest namin. Tapos, ayun, mainit dun sa covered court na yun or dun sa warehouse na yun. Sabang nagmimisa, gumigewang-gewang na ako. Nandun ako sa first row. Tapos, maya-maya, nagsuka ako dun sa harap nung ano. Habang nagmimisa, nagsuka ako. Buti na lang, before communion yun, kasi muntik na ako sa communion. Alam mo yun, yung kumari masuka ka, yung parang magtitake ka ng communion, na sakto nasuka ka. Yun. So, nasuka ako sa kalagitnaan ng misa. Tapos, parang hindi ko na malala yung sumunod na nangyari. Siguro pinalabas ako dun sa ano, kung saan man ginanap yung misa na yon. Tapos, umuwi na lang siguro ako. Pero, nakalimutan ko na yung ano nangyari nun. Siguro kinagabihan, nanood na lang ako nung ano, nung procession mula dun sa bahay namin. So yun yung kwento sa about sa Hermano Mayor na hinost nung ano, nung mayor namin. So literal na Hermano Mayor. Alam mong kapag ikaw yung nag-host, ikaw yung naging Hermano Mayor, dapat meron kang malaking bakuran. Either malaking bakuran or talagang compound yung area nyo. Kasi doon magsisimula talaga, doon magkukumpul yung lahat ng mga sagala, kung sino yung mga maglalakad para doon sa parada na yun. Every, ano yun, night time ginagawa yung procession na yun. So, mas maganda siyang panoorin. Tapos, yung mga puon, syempre, sineset-up din siya sa isang tricycle or either tricycle or sa pick-up truck na parang magpo-procession din talaga. So, sobrang, ano, big deal nun sa amin. Since parang tahimik na lugar lang yung sitio namin. Pero ngayon hindi na. Parang medyo ano na rin. Marami ng bahay. Dati parang marami pang bakanting lote dun sa amin. Pero anyway, after noon yung sa Hermano Mayor, mag-host nga sila nung Santa Cruz na gaganapin sa gabi. Pero sa umaga, parang may mga handaan. Tapos may mga fireworks. Yung ano, yung mga quitties lang, ganyan. Tapos sa gabi, magre-ready na yung mga isasagala. So, naalala ko, 2 times ako na gano'n, nasali sa Santa Cruzan. And ang lagi kong partner ay yung kapitbahay namin na si Nalen, si Ronalyn. So, shout out kay Nalen na laging ako yung kinukuhang escort. So, ay ito pala, yung podcast art ko, hindi ako yan. Yung kuya ko yan, tsaka yung pinsan ko na si Aren, shout out din sa inyo. Tsaka yung nasa gilid na tigahawak nung parang arko, si Kuya Abet yan, pinsan ko din. And kumbaga, ganyan yung setup lagi ng ano. Kapag mga bata, yung kasali sa sagala, madalas may ano, may trike, may 3 wheels, o kaya may motor na tinanggal yung bubong nung
ng tricycle para kita kayo na ipaparada. Or kapag medyo tumanda na, medyo malalaki na, gagawin kayo ng arco. Yung arco is either ano lang, yung parang kawayan na naka-arch lang. Or kapag big time talaga kayo, yung parang ano siya, isang kwarto siya, kwadrado siya. Kumbaga may apat na poste, tapos puno ng bulaklak. Siyempre, Flores de Mayo, meaning Flowers of May. So, maraming nagde-decorate ng bulaklak dun sa ano. Pagandahan nung, siyempre, susuot na gown, tsaka yung arko. Yan. Tapos yan, hindi mo dapat kakalimutan, may isa dun na yung, si Reyna Elena ba yun? Or Reyna Emperatriz. Isa sa kanila yung may kasamang bata. Tapos lagi kami magtataka, yung mga bata. Sabi, bakit yung isa partner niya bata? Tapos sabi, ayun yung ano, yung king consort. Sa history pala yun yun. Parang, kasi crusades yung nire-represent ng ano, Santa Cruzan. So, yung parang search for the Holy Cross ba yun? Tama ba yung ano ko? Ganapin lang sa Wikipedia. Ayun, si Santa Elena ng Constantinople. So, yung bata na yun, si Constantine pala yun. Constantine the Great. So, ang rules doon, may mga yung mga main na yung sa mga dulo-dulo na may naka-ready na mga arko. May nire-represent yata sila ng mga ano, mga reyna ganun. Iba-ibang mga reyna kumare. Reyna Banderada, Reyna Aita, Reyna Mora. Ayun, may mga ganun. So, yung mga bata sa harapan kayo ganun. Tapos mga teenager tapos yung sa huli yun yung mga parang talagang minsan nga may artista, pero sa amin hindi kasama, walang artista. May mga ano lang, yung mga sikat lang dun sa barangay namin. So anyway, ang kwento ko dito sa Santa Cruzan, medyo tumatagal tayo, pero ang kwento ko dito sa Santa Cruzan is, yung sa akin, lalakad lang kami, wala kaming sasakyan, walang trike, wala ring ano, motor, ganun. So kami nila naglalakad lang. Tapos sinabi ko kay mami, si mami nasa sa gilid ko, sila yung parang hinawakan na yung kamay ko, ganyan. Sabi ko, naihihina ako. Tapos parang, ano na kami nun, papunta na sa bahay namin. Pero malayo pa. Parang dun pa lang sa kalsada, papunta sa bahay namin. Tapos parang, yung kanto na yon wala masyadong ilaw. Tapos parang sabi ko, naiina ako. Ano pa lang ako nito, mga 5 or 6 lang yata ako, or 7, gano'n. Tapos, sabi ni mami parang, ito ka na umi, ito ka na umi. Mauna muna tayo, dali, bilis na mabilis mo. Tumakbo kami, inunahan namin yung prosesyon para makapunta kami dun sa kanto. Tapos sa kanto na yon doon ako pinapaihi sa may gilid na madilim. Pero nakakatawa kasi doon din pupunta yung prosesyon. So, nauna kami doon, tapos umihi na ako. Pero nakakatawa kasi parating na yung start ng prosesyon. Tapos syempre, may mga nakailaw doon. Alam niyo yung uso dati na parang, ano, lamp. Parang flashlight na the battery na lamp na kulay red. Tapos ano siya, sobrang puti yung ilaw niya, sobrang bright. So nakikita ko na parang, ayan na, liliko na. Makikita na kami. Makikita ko huling-huli umiihi dun sa ano, dun sa kanto namin. Pero yun naman, nakaihi naman ako. Tapos nakita lang ako nung iba na sa start ng procession. Kung sino man yung nauna dun. So bumalik kami sa pila and tuloy yung procession. Hanggang matapos yung ano yung Santa Cruzan pagbalik dun sa bahay ng Hermano Mayor. So yun. Tapos yung second, alam ko sinalen din yung partner ko dun. Medyo mga bandang 11 or 12 na yata ako nito. Tapos naalala ko lang, hindi ko mahanap, nahinahanap ko dito sa ano kay sa pictures ko na tinabi, yung mga printed copies ng mga picture. Kung may mahanap ba ako na picture ko ng ako yung ano, ako yung kasali dun sa Sagala. Pero wala akong makita. So, ito lang yung nakita kong reference na picture. Pero yung kuya ko to tsaka yung pinsan ko. Ang sinasabi ko yung sa podcast art. So, anyway, yung sa second, wala akong masyado maalala dun. Sumali lang ako dun kasi wala lang. Pinasali kami. And yun nga yung yata, yun na yata yung last year na parang active kami dito sa ano, sa pagsama sa Rosario tuwing Flores de Mayo. So, yun lang. Sobrang nakakatuwang i-reminis nitong time tuwing May. Kasi bukod sa yung, ito yung time na nagsiswimming, napupunta sa mga ano, resort. Ito rin yung time nga na everyday, sumasama kami sa Rosario, and lagi may pagkain. And minsan gusto ko yung may sopas. Sopas yung gusto ko. Yung sopas na ginagamit is spaghetti na pinutol. Ayun, naalala ko yun. Wala na masyadong gumagawa ng ganung klase ng sopas. Tapos minsan aroscaldo yun. Yun yung mga best part dito sa ano.
sa tradisyon namin ito sa lugar namin dati. Pero siguro mga bandang 2005 or 2004, dumating nga yung time na parang never na ulit natuloy. Siguro wala na masyadong may time para umattend sa mga ganitong parang gatherings ng mga kapitbahay namin. Pero dati, parang isang community din talaga kami doon. Kakilala namin yung mga kapitbahay namin. Although ngayon nga, hindi na ako doon nakatira. Pero doon pa rin naman yung ano namin, yung Domingo Clan. Doon pa rin halos lahat nakatira. Pero siyempre pagdating ng modern times, ngayong 2024, since umalis ako dun sa Pilipinas, lumipat kami sa Macau, feeling ko na bawasan na yung mga traditions na ginagawa dun sa barangay namin kasi parang hindi na rin namin masyadong kakilala yung mga kapitbahay. And may kanya-kanya ng ano, buhay yung halos lahat. Parang masyado nang busy. Masyado na kaming naduktong, naging ano na kami, naging urban agglomeration. Agglomeration? Basta yun, naging, ano na, naging, kumbaga, naging part na kami na Mega Manila. So yung Plaridel del Bulacan, dati masasabi mo pa siyang probinsya, pero ngayon parang kaduktong na siya ng sobrang laking, sobrang lawak na area na nagsimula dun sa, ano, sa Metro Manila. Parang ganun. Yung parang part na din kayo nung, ano, nung metropolis, ganyan. So, hindi mo na masasabi yung lugar namin is tahimik. Parang paglabas mo, ang dami na ring malls, ang dami ng mga 7-Eleven, ang dami ng mga restaurant. Samantalang nung time na early 2000s, 90s, ganyan, paglabas mo sa lugar namin, sobrang tahimik. Daanan lang talaga, highway lang talaga siya na daanan ng mga bus. And sobrang, kung hindi pa nagpatayo ng Walter Martin, walang ano, form of entertainment sa town namin ng Plaridel. So yun lang, sa season na to, ito muna yung ating last na nostalgia bang. Pero masaya ako sa paggawa nitong series na to sa The Boy Podcast. Kasi gusto ko nagbabalik tanaw yung mga memories ng kabataan ko. And parang gusto kong merong iba sa inyo makarelate ng kaunti. Kung ganito rin ba yung naranasan nyo sa lugar ninyo, ganyan. Or parang sobrang unique ba siya para sa akin. So, yun. Itong Flores de Mayo, parang hindi ko alam kung may gumagawa pa nito. Parang kung meron mang ganito, parang doon na siya sa mga sikat na dinadayo na lugar. Kumari, siguro sa ano, saan ba? Wala akong nababalitaan na may nagse-celebrate ng, ano, ng Santa Cruzan this year. Siguro wala na talaga yung paunti-unti na siya magbubura. Or meron na lang dun sa mga mayayaman na cities, ganyan. Or sa mga towns na sobrang layo pa dun sa Metro Manila. Siguro, kayo, kung meron kayong ano, share nyo din sa comment section. Or pwede nyo pala akong ano, sendan ng mail directly. Hindi ko alam kung napipress nyo yung link kapag sa Spotify kayo nakinig. Meron kasi dyan nakalagay, send me a message, parang gano'n. Buhay, sendan nyo ako ng message dito. Hindi ko alam kung mapipress nyo yung link dyan. Pero kung gusto nyo, try nyo. And didiretso siya sa aking mailbox. So, tingnan natin kung merong nakarelate dito sa kwento ko or parang sobrang unique lang ba to dito sa lugar namin or sa barangay namin. So, anyway, ayun, dito muna natin tapusin yung Nostalgia Bank and mag-short ano muna tayo, short reality rundown ng Big Brother Canada 12, unang-una. Itong season na to, medyo may nakakainis na ano na player. Kasi season 12, may 12 players plus 2 All-Stars. Ang unang All-Star, siyempre, as expected, ang ating favorite dati na si Spicy B, si Victoria. And yung isa ay hindi ko kilala, hindi ko napanood yung season niya, si Anthony Douglas. So, yung 12 na players, parang medyo okay lang. Pero, anong nangyari? Gusto sana nitong mga new players na parang patalsikin kaagad si Anthony at si Victoria, si Spicy V. Pero wala silang sinunod doon and nauna pa rin silang matanggal. And medyo nakakaano lang na yung first 5 players na natanggal, parang sila yung magagaling. Actually, hindi naman lahat. So si Janine, si Donna, si Denise, parang itong unang 3 natanggal, parang magaganda yung strategy nila or yung gameplay nila. Sila lang yung napag-initan. Pero parang pag tumagal sila, mas maganda yung magiging game na malalaro nila. Si Vivek na medyo clueless sa paglalaro. Tapos si Matthew na parang tinanggal siya dahil nasobrahan sila ng ano, PDA ni Lexus sa laro na to. Tapos yun nga,
Ang best na parang part nitong season 12 ay yung Movie Night Massacre na week, kung saan yung parang maganda yung ano niya, twist niya, parang may gagawin kayo na parang medyo kadiri na challenge, tapos based dun sa ranking niyo dun sa laro na yon, yun yung magiging way niyo ng pagpili kung sino yung ikakast niyo as HOH nominees, veto holder, parang ganun. Tapos yun, isa pang twist is yung executive power of veto. Ito naman, parang reverse siya nung chain of power, parang ganun. Pero dito is, ipapasa mo yung executive power of veto dun sa tao na ayaw mong makakuha ng executive power of veto. Hanggang sa isa na lang yung matira. And siya yung magde-decide kung sino yung i-veto niya. And kung sino yung magpapalitan. So yun. Tapos, yung drama ay nagpatong-patong sa jury phase, kung saan una na nga natanggap si Elijah, tapos yung pinaka big time na alliance dito yung Hot Chocolate, para siyang ano, the cookout, kasi all black din sila, si Victoria, si Kayla Avery, si Anthony, tsaka si Lexus. Pero within sa alliance na to, may dalawang parang magkakampi, si Anthony, Lexus, and tatlo na sina Spicy V, Avery, tsaka si Kayla. Pero nagkaroon kaagad ng mga backstaban, nasira kaagad tong alliance to. So natanggal si Kayla, si Avery, tapos sa double elimination, natanggal din kaagad si Tola. And nung final five na sila, ito na yung drama. Dito na yung drama na todo, kasi si Anthony, minsan na lang siya manalo, and may secret alliance sila ni Spicy V. Hindi niya tinuloy yun. So si Spicy V yung tinarget niya. And si Spicy V, alam niyo yun, spicy siya. Gusto niya laging magigante. So, nagkaroon ng ano, ng sagutan, and may nabasag na baso sa isang episode bago natanggal si Spicy B. So, sa time pa lang na ano, na parang start ng jury phase, ang gusto ko nang manalo ay si Bailey. At inis na inis ako kay Anthony, kasi naiinis ako dun sa ugali niya. Masyado siyang ano, pa-main character. And yung parang since ano siya, bumalik siya as an all-star player, parang iniisip niya parang meron siyang leverage sa lahat. Pero yun nga, hindi niya nagawa dati. hindi niya nagawa dati. Which is yung kunin yung loob ng mga jury. So in the end, natanggal si Todd sa fourth place, and si Lexus yung huling-huling natanggal. And naglaban sa final si Bailey at saka si Anthony. And si Anthony, sobrang umaasa siya na papapanalunin siya nung trinidor niya na sina Kayla Avery, si Victoria at saka si Lexus. Pero ang bumoto lang kay Anthony ay si Elijah. Si Bailey naman, nakuha niya yung the rest ng mga vote. Even yung isa na hindi nakasundo na si Tola. And sobrang saya nitong finale na to. Kasi maiinis talaga ako. Sobrang ayoko na si Anthony manalo. Kasi season 11 ang nanalo dun si Ty. And hindi ko trip yung ano, yung pagkapanalo niya. Pero ito, si Bailey talaga, pinush niya na makaabot siya sa final 2. Yung parang trinay niya makisama kay Anthony, kahit alam niya na parang nakakainis si Anthony. Pero yun, maganda tong ending ng season na to. Pero yung buong season, parang medyo, ano lang sila, pinapatakbo lang yung bahay ng dalawang All-Stars, si Victoria at si Anthony. Pero yun nga, nasira lang yung dalawang All-Stars na to nung trainer ni Anthony, si Spicy B. And hanggang ngayon, paglabas nila sa bahay, nag-aaway pa rin yata sila sa Twitter. Yun na nakikita ko, parang may away pa rin na nagagano. Pero anyways, congratulations kay Bailey, and congratulations sa mga nag-root kay Bailey. And yung mga solid fans ni Anthony, parang hindi ko talaga gets kung bakit. Parang sobrang lucky nung parang believe nila kay Anthony na parang deserve niya manalo. So actually, sa two times na paglaro pala ni Anthony, isang beses lang siya naging nominee. Tapos isa lang din yung nakuha niyang jury vote sa dalawang games na yun. So yun yung medyo ano, yun, drama sa buhay niya na hindi niya mapanapanalo yung Big Brother. Pero anyways, yun lang. Maiksi lang to, Big Brother Canada Season 12. Sana Season 13 mas maganda yung i-setup nila. Ang team pala nitong Big Brother Canada 12 ay Hollywood. Tapos meron silang parang opening sequence na medyo maganda. So, yun. Ang second nating reality rundown ay yung The Amazing Race 36, na medyo disappointing.
Pero inaasahan ko naman na ito at saka yung previous season ng The Amazing Race 35, nag-swap sila. So itong The Amazing Race 36, ito yung unang ni-record. And ni-record to during yung parang patapos na yung pandemic. Pero nag-follow pa din sila ng protocols. So yung buong season ay ginanap sa Amerika lang. So nag-start siya ng Central America, bumaba ng South America, tapos nagpunta ng Caribbean hanggang bumalik sa USA. So, mapapansin nyo, ang mga nabigyan ng advantages dito ay yung marunong mag-Spanish. And sila din yung nanalo sa season, kaya medyo na-bored ako dun sa results. And na-bored din ako dun sa mismong game kasi nawala yung exciting part ng season 35 na pwede kang bumili ng sarili mong ticket. Kasi yung game, parang nagsastart siya. Dito sa season 36 ang sinasabi ko. Nagsastart yung game, parang nandun na sila sa next location. Wala nang mga ano, chartered flight na pinakita. Parang magsastart ka na dito sa ano, sa starting line. Tapos separated lang yung mga teams based dun sa pag-arrive nila dun sa ano, sa pit stop the previous episode. So nawala yung parang saktuhan na time ng pag-alis. So yun yung exciting sa The Amazing Race. So, pero yun, bukod doon medyo boring din yung cast. And medyo nakakainis yung isang team dito, yung may Pinoy, si Amber and Vinny. Parang medyo toxic sila sa isa't isa. Hindi sila nakakatuwa. Tapos yun, may isang team naman, actually tatlong team yata sila nagkakampi-kampihan. Tapos yun, may mga teams na parang ang hirap ano, i-root. Kasi parang hindi sila makabawi dun sa footing nila para makabawi and makahabol dun sa game. So, mapapansin mo na kung sino yung mga nangungulelat sa time na to. Sila yung mga matatanggal next episode. Yung parang huwag ka na masyadong umasa na magkakaroon ng change, magkakaroon ng mix-up. Kasi ang nanalo dito ay si Ricky and Cesar. Sa buong season, 6 times sila nanalo ng leg. Tapos nanalo sila dun sa finale. Tapos, 4th na 2nd place yung rankings nila. And sa leg 10 lang sila medyo nagkaroon ng drama na nag-3rd place sila. Yung parang lagyan lang ng konting ano, pakaba na baka hindi sila manalo. Pero alam ko na sila rin mananalo eh. Medyo boring yung part na yun. Tapos, sa mga teams, wala talaga akong na-root masyado. Wala akong nagustuhan na team. Kasi ang dali ng mga challenge and medyo hindi pantay yung ano yung advantage ng iba na marunong mag-Spanish, parang mas napadali sa kanila yung laro. And halos lahat naman dito may Spanish member. So, nagkasunod-sunod yung tanggalan, una si Maya and Rohan, Chris and Mary, Anthony and Bailey na sobrang hindi nila alam kung paano nila tatapusin yung challenge. Si Michelle and Sean na okay sana sila, kaso parang yun nga, napag-iwanan talaga. Si Kishori and Karishma, medyo may character itong magpinsan na to, pero yung di na rin nila nahabol yung mga magagaling sa, yung mga nasa unahan, front of the pack. Tapos yun, si Derek and Shalisa, okay din sana sila, kaso medyo kinulang lang, and akala ko aabot sila sa bandang final five, yun, pero napaaga yung pagkatanggal nila. May dalawang teams dito na dalawang babae, si Sunny and Busy, tsaka si Yvonne and Melissa. Ay nakakalito kung sino sila pag nagre-race. Bukod sa damit nila na iba yung kulay, parang parehas lang sila na team and parehas lang din sila lagi ng rankings. Tapos ito, yung medyo exciting na player na team ay si Angie and Danny. Magaling mag-navigate si Danny. Tapos yung nanay niya si Angie, may mga strengths din pero laging nauuwi sa parang nag-hyperventilate ganon. Papagod kasi ang init sa South America ay ganyan. Tapos yun, ang 4th placer nga ay si Amber and Vinny na tinapos nila yung season nila na nag-propose si Vinny kay Amber na medyo weird. Na-weirdoan ako, hindi siya nakakakilig. Pero anyway, final 3 ay siyempre si Rod and Leticia, Juan and Shane, tsaka si Ricky and Cesar. Natapos yung season sa Philadelphia. Pero anyways, may mga first pa din naman dito sa season na to, like yung pagpunta nila sa Barbados, nagpunta rin sila sa Dominican Republic, tapos yun, sa Mexico. Actually, nalilito ako sa mga pinuntahan nilang lugar kasi ano yun, nakakalito yung mga pinuntahan nilang lugar kasi parang lahat is Spanish speaking. So, pinuntahan nila Mexico, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, tapos Barbados.
Dominican Republic na medyo matagal, tatlong leg yata yun. Tapos, huli siyempre yung sa United States. So yun, medyo ano rin, medyo boring din yung finale kasi nga, siniksik na dun yung Final Four and yung finale. So parang, yun na yun, bahala na. Pero season 37, inaabangan ko kasi siyempre, back to normal gaming. And sabi nila magsa-start daw yung leg sa Hong Kong. Kumbaga yung after sa US, di diretso Hong Kong. Abangan na lang natin. Dito na natin tapusin tong podcast kasi nauubos na yung aking boses, laway ko. So, yun. Medyo napapause na ako pag tinuloy-tuloy ko pa to. So, tapusin na natin. Sana nag-enjoy kayo sa ating Nostalgia Bank episode ngayon. Abangan nyo sa next season yung mga more Nostalgia Bank episodes. Pero dito sa season 2, may dalawa pa tayong final episodes. Hindi ko muna sabihin kung kailan yung next. Kung sa Sunday ba or sa next Wednesday. Tapos sa start ng June yung finale. Or kaya ko ba isiksik to bago matapos ang May. Malalaman natin yan. So as always, thank you sa pakinig. Go na kayo sa pag-follow ng The Way Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. Follow our official Instagram account at The Way Podcast para updated kayo sa latest podcast natin. Available din ang The Way Podcast sa YouTube. Just visit podcast.buhoy.com/YouTube para mapakinggan nyo doon ang podcast natin at iba pang mga video content ng The Way Channel gaya ng The Domingo Fam Show at Buhoy Takbo Tayo. Kung may comments, suggestions, o any reactions kayo tungkol sa episode na to, mention nyo ako sa Facebook, Instagram, TikTok, or YouTube at Chikoy Buhoy with the hashtag The Way Podcast or email ninyo ako sa chikoy@buhoy.com. So ayun, thank you at bye-bye!